Hello, yeah, but it's here again. Anyway, ang aking menu for today is, nakita niyo naman ang paano paggawa ng shepherd's pie, di ba? So, ngayon, ang gagawin ko naman ay cottage pie. Katulad din ng shepherd's pie na may milk, may rosemary, or thyme, or paminta. Okay lang, ito, lagyan ko na siya ng milk, okay? Kasi di ko siya mahalo nung walang milk. Okay. Ayan ang paminta. Ayan. Parami yung paminta, masarap. Tsaka ito, lagyan mo na rin yan. Niluto ko na nga pala yung ano, yung, kasi, ang different ng cottage pie at shepherd pie, ang cottage pie ay meat, red meat or what's red meat? Cow milk, may ano meat, yung no, baka meat, cow meat. Ayun, tapos the same ingredients, pero kung gusto mo pag nagluluto ka nitong ano, tong cottage pie, pwede mo siyang lagyan ng konting wine, red wine. So dahil wala akong bukas na wine, okay lang 'yon kasi ano lang ang ginawa ko, parang ano lang siya. Parang ang ginawa ko sa dito sa anong to, sa giniling na to, ano lang, parang style lang ng, alam mo yung spaghetti. Yan yung, ano, yung meat niya. Ganun lang. May pagsama, dagyan ko lang siya ng ganyan. Yan, nung ano ba talagang yan? Carrots and, what's that? Yung green peas, mga ganon. Tapos yun na, sama-sama together. Tapos lagyan ng ano, ayan, ito nga pala yung ano. Tapos, ngayon, gusto ko pakita sa inyo, paano siya i-mix? Pero alam niyo naman paano mag-mix ng mga ganito, di ba? Wait a minute, ah. Oh. Wait a minute. I-ayos natin ang dapat ayusin. Papwesto ko muna yung aking ano. Ayan. Kailangan kasi, pag itong meat na to, ano, malamig na siya. No? Ito nga pala yung ano, ano natin, mozzarella. Ganito lang siya. Ilalagay lang natin na pagkat. Kaya mix ko nga muna to. Nakikita nyo ba? Ninimix ko yung ano. Teka lang ha. Kailangan ko naman yung malaki-laking ano. What's that? Kasi naka-ready yan tuloy. Ayos, diba? Okay, ito lang pala. Ito. Dapat igaganto natin dito. Ayan. Tagyan natin yan. Diba? Ito tapis lang natin itong ano, yung mashed potato. Napakadali. Alam mo, ito lang pinamadalingan. Kasi nga, ano, kasi nga, di ba? We're not getting any younger. Ang rice masyadong mataas, makapagpa, ano ba yung tawag doon? Makapagpa high blood, pataas ng dugo, magpalapot. So, hindi na siya advisable sa mga edad natin. Sa mga mayang, okay lang, 80, yung mga 20s, 30s, pwede pa yan. Pero pagdating mo ng 40s, aba, mag-unos dili ka na sa rice. Ayan siya. Ngayon yan lang siya. Ganyan. Napakadali lang naman. Ilalayer mo lang siya. Itong gustong-gusto kong kakainin luluto eh. Hindi ginagawa ko. Kasi pagtapos nito, isasala ko lang sa, lalagyan ko na ng mozzarella. Tapos, wala. Food na. At my whole day until tomorrow, ito na aking food. Yun, wala nung rice. Kasi nga, ano eh, masarap kumain. Misan nakakaano kasi, alam mo, masarap kumain ng rice. Talo, no, hindi ka makapagpigil. Hindi kasi, pag ano, katulad niya, medyo malamig pa sa amin. So, ang tendency, tumataba yung mga tao. So, nagiging, ano, nagiging obese. You know why? Ngayon, lalagyan natin sila ng thyme. Hindi, ito na lang muna. Ito, lalagyan mo natin itong mozzarella.
Hindi ako nakabili ng ano yung crust kasi mas gusto ko yung ito kasi mas ano siya. Mas kasi yung crust na siya parang peki kasi. Hindi na gaano. Samantalang kung ganito. Ay, ayan gano. Ang hirap mo lang. Ito nga lang kahirapan sa mga ganito eh. Parang kaya magpabukas eh. Diba? Silyadong silyado eh. Ayaw magpabawas. Yung matipong ganon. Madaan mo. Sa, yung kulang na lang eh. Ano eh. Bakal ilagay eh. Yung takpa ng bakal para hindi mabawasan. Na tipong ganon. Ayan, iaanohan natin siya ng ano. Ayan. Ayan po. Teka lang muna, parang kumakayas yung ano. Kasi kailangan yung ano yung bulat na bulat siya. Yung maraming cheese. Ayun. Dapat inano ko muna, no? Bago hindi ano. Yung baka kinaras ko muna. Inano ko muna. Sistredit ko muna siya. Para ano. Pero okay lang. Basta kailangan. Yan natin. Kailangan nakabunan siya ng todo-todo. Parang masarap siya. Ito nagpapasarap dito ng todo-todo eh. Maraming cheese. Yes. Actually, nag-diet ako eh. Pero ito lang. Wala namang rice eh. Kumbaga ito lang naman eh. Tsaka. At saka ano. Alam niyo ba? Ano ang ginawa trivia, no? Alam niyo, kala ko patay na ako kanina. Kasi ano, yung nagkaroon ka ng leg cramp, yung nagkaroon ng ano, nagkaroon ka ng cramp kanina. Kaya nga. Kaninang madaling araw, nagtotally umaga na yun eh. Ayun nga po, no? Nagkaroon ako ng leg cramp kanina. Ito, ang sasakit niya ng ano, hindi ko siya maano. Tapos, de, siyempre, ano naman yung first aid naman yun, kailangan. Yung tipto mo, kasi gumaganon yun, gumaganon. Igaganon mo siya papaganon, dahan-dahan. So, ginaganon ko siya ng dahan-dahan. Tapos, siyempre, magsakit pa rin yun. Tumayo ko. Siyempre, magsisiyar ako. Alam mo, hindi ko alam, parang nag-blackout yata ako. Buti ka mo, nasa CR na ako. Ano, nasa CR na ako. Buti ka mo, napahawak ako sa ano, sa... Ba't naman walang ano to? Walang... Wala siyang ano, yung tawag to, yung pagkakpangkaan. Buti na, wala siya talaga yun. Pero gagantin ko na lang. Ayan. Yun nga po, no? Yun nga pong nangyari sa akin kanina ng madaling araw. Na total siguro mga 5 na yung umaga na yun. Nag-collapse pala ako. The best, ang kagandahan lang, itong sink ko, yung sa may bathroom ko, medyo maliit. So, yung sink ko, buti na lang, nakahawak ko doon, tapos nung totally na collapse ako, buti na lang, yung kamay ko, napasandal doon, tapos nung pagbagsak ko, parang dahan-dahan lang siya napapaganon. So, pero may damage pa rin ako, yung tumama yung noo ko, na may lumaki, na maga yung noo ko. So, hindi ko napapakita sa inyo kung ano yung tsura ng noo ko. Tsaka meron akong sugat sa may pisngi na parang nabugbog siya. Talagang ano. Tapos, hindi ako makatayo. Sabi ko, tapos yung parang nag-blackout ako. Pero sandali lang. Tapos, ano, yung ulirin ko na wala talaga. Ayun. Yun ang ano, yung sabi ko lang, mamamatay pala ako dito. Wala pa naman ang kasama dito. Kasi, ano, nag-iisa lang naman ako dito sa kwarto. Tsaka, itong ano, ano, wala talaga ng tao dito, kundi ako lang. Kasi, binabantayan ko lang naman tong bahay na to. Kasi housekeeping, caretaker, cargo, whatever, pagdating nila, ano naman ako. Diyos ko, ang dami kong trabaho. So, ngayon, nasa housekeeping ako, pagbantay ako ng bahay. So, pagka ano naman, ay, wala naman na. Wala ko dito. Ngayon, guys, ibubuksan ko na yung, ano, yung oven. Bali, sisalang ko siya ng maybe mga 10 minutes.
Ganun lang. Madali lang naman kasi luto na kasi sa ng lahat. Luto na lahat. Okay? Yung awad na hindi nangyari, yun nga po, na-accidente ako. Yung, the, ano, to, to the story short, na-accidente ako kanina. Pero, papakita ko pa ba yung ano kong, yung face ko? Wag na, no? Kasi makikita niyo mayroon konting sugat. Hindi sa, yung noo ko, hindi sa sumabog. Yung dito sa noo ko dito, hindi sa sumabog. Tapos, pero may sugat sa sabay bandang, nakuha ko mga pisin ng konti dito. Ganon. Ganun na yung nangyari nung madaling araw. Then I tried to call to my daughter. So, wala namang pakialam sa akin yung anak ko. Kaya, wag na lang. Sabi ko, hindi naman mag-ano yun. Tsaka, wala namang ano, care yun. Kaya, wag na lang. Alam mo na may mga tayo, di ba? Kaya, ang tawag to, wala naman tayo magagawa. Wala naman siya magagawa kung ikukomento ko. Pero, tingin ko, wala naman sa ano, wala naman sa kibir sa akin kung ano mangyari. Pero, never mind. Mas try hard pa rin ako kasi, kailangan ko munang magano. Kailangan kong, marami pa akong gustong gawin. Anyway, bye! Papakita ko sa inyo yung ano, finished product nito, ha? Ano to, ah? Cottage pie. Okay? Why can I post this one? Hi, po. Ayan, guys. Ayan na yung shepherd's pie. Medyo mainit pa siya. Oh, it's not a shepherd's pie. It's a cottage pie. Ang kahibal, ang different ng shepherd pie at sa cottage pie, ang cottage pie ay, ang meat ay, what's that? What's it called? Cow meat? Ganon. Tapos, ang cottage pie. Pero, most of them, parehas lang sila ng ingredients. Ganon. Pero ito, pwede mo siya lagyan ng red wine. Kasi, cow milk. And then, yung shepherd's pie naman, ang shepherd's pie naman po ay, tawag dito? Lamb meat ang shepherd's pie. Ganun lang po. Diba? Kuha lang akong thumbnail. Okay. Papalamigin ko lang siya kasi 5 minutes o 10 minutes lang siya. Mag-ano na siya, parang maganyan lang yung kulay niya, maluto lang yung mozzarella niya. Pwede na siya kasi luto na 'yan pati yung patatas. So, ni-melt lang natin yung mozzarella. Sa mga 5 minutes, hindi naman matagal lang yung 10 minutes eh. Pero 5 minutes pwede na 'yon. Makita niyo na mapula na yung ipapa. Okay. That's my vlog. See you. Yaba sign out. Huwag mo po tayong makalimot na mag-like and subscribe. Tulong na lang po sa akin. Okay? Bye.